Hi guys, welcome to the Freelancer of the Week. And today, I'll be talking to a high performer, multi-agency owner, a LinkedIn marketing coach, and a podcast host. That is none other than John Briones. Yeah, I'm Jan Briones. Mahaba yung first name ko, kaya Jan na lang. Taga Mandaluyong ako now, previously from Quezon City. I am a digital marketing agency owner. But I have a lead generation agency and I also have virtual assistant agency. So thank you muna pala Rene for having me here. Yeah. Ewan ko ba, bakit ako nananahimik ako? Hindi ah. Siyempre, ano ka rin eh. Lodi ka eh. Walang lodi. Ewan ko, ba't banana damay ako dito? But yeah, I'm an agency owner, I'm a freelancer, I'm a LinkedIn marketing coach as well. So yeah, I have a program, School of LinkedIn Marketers. I teach freelancers from the Philippines or LinkedIn marketers from the Philippines who wanted to learn about LinkedIn marketing. Ano pa ba? Lahat ng secrets ko about LinkedIn, dun ko tinuturo yung program. Lahat wow. Kretong malupit. Charot lang. Ano yung greatest achievement mo as a freelancer na you're proud of? Proud ako pag namamatch ko yung mga freelancers sa ideal clients nila. So, in Tagalog, okay bang magsalita ng... Baka may bawal kasi. Sabihin mo na. Ano ba? Okay lang. Basta hindi basta. Mahilig ako parang mambugaw ng mga freelancers. Okay. Oo, yoga. Yun. Actually, yung bugaw na term ko, it means kinoconnect ko talaga sila sa ideal clients nila. So, for example, may client na lumapit, hey Jan, I need a certain kind of virtual assistant, ganun. Kunyari, video specialist, diba? Like Renee. Yun, kinoconnect ko sila sa mga clients na gusto silang ka-work, ganun. So, whenever I give jobs to freelancers or nako-collaborate ko sila, happy ako doon. Parang biggest wins ko sila, ganun. In terms of material things, siguro when I got into the peak of my career, that was last year, I was able to invest into 5 properties. Tapos, isa itong tinutuloyan ko ngayon. Kumbaga, I built my team. Halo-halo, may mga students, may mga single parents, ganun. Nabigyan ko sila ng work nung pandemic when they were all parang laid off sa company nila, ganun. Nabigyan ko sila ng work, freelancing work. So, sobrang happy ako. The feeling ko mga wins ko sila, mga ganun. Ano yung mga struggles and challenges mo na pinaka ano mo? Na natatandaan mo na really affected you? Dami. You know, sa freelancer. Siguro yung major. biggest ko nung nawala yung teams. I had to terminate my team members. Kasi nung lumalaki na yung agency, hindi natin maiwasan yung mga basher. Hindi kasi, paano ko ba i-explain yun? Diba parang sinasabi nila, the greater you become, may mga maiinggit and all that. Parang may mga hihila sa'yo pababa. And I had this opportunity to work with a client from New Jersey. I built the initial customer service team for his business. So lahat Filipinos. So ang ganda, mga nasa 20 kami, 20 to 30 freelancers from the Philippines to help him out kasi bago siyang e-commerce business. Okay na ba ikwento ko na or? Yeah. And then, he hired parang Filipino-American na nandito sa Philippines, taga Rockwell. Sinumbong, pakinusog nga yung bahay. Sharing. Taga Rockwell, Makati siya. And he saw the, parang yung rate ng team ko. Okay. And it's, para kasi sa akin, it's my pride to really introduce Filipinos eh. Yeah. And pag ginawa ko yun, hindi kami cheap labor. As in, mataas yung rate namin. Yeah. And yung quality kasi ng work, hindi kami like pang $3 per hour lang. Mga ganun.
So kumbaga I may term din eh, no, parang I carry the Philippine talent talaga on a high pedestal. Yung yeah, quality of work, yung the way we communicate with clients, talagang high pedestal kami. Kaya I charge high. And when he saw, kasi parang mas attached sa internal management yung hinire nila, he saw the rates namin, ng team ko. So, nag-create siya ng his own customer service team on a lower rate, na super bagsak presyo, divisoria price. So, malamang kung business owner ka, mas kukunin mo yon kasi mas makakatipid ka sa kanila, right? Right? So, it cost my whole team to be terminated. Even I. Because ang dami na nilang ginawang mga keme-keme, issue-issue, na ganto-ganto. Okay. But for me, yun yung pinakamalaking crab na nanghatak talaga sa amin. And that was the biggest challenge kasi I had to terminate my team on holiday before mag-New Year. Oh. Kahit, before diba, ano pa talaga, no? Okay lang sana na ako lang eh. Sana ako na lang yung terminate. Kaso ang dami nila eh. Yun yung biggest challenge ko that time. And sa dami ng mga challenges ko yun siguro in terms of freelancing. Yung mag-terminate ka, mag-let go ka ng team members na inalagaan mo, di ba, na tinuruan mo, ganun. And then, ganun lang, hahatakin lang under the table. Under the table. Mga ganun. Being a freelancer, di ba, mayroon tayong mga parang routines, habits, di ba? Para at least, ano tayo, para lagi tayong on top of shape, di ba? So, ano naman, ikaw, ano mga habits mo or routines na na-develop mo na nakatulong sa'yo? And if ko share mo sa iba, makakatulong rin sa kanila. Nako. Una-una po sa lahat, alien ako. Hindi ako, wala akong routine, wala akong habit. Masama, wala akong tularan, to be honest. Kasi, ito si Renee, like, nagbibigay ng tips, walking, ganun. Ako, sorry, baliw talaga ako. But, ang napansin ko sa sarili ko, I follow more what my body tells me. Kunyari, inaantok na ako, itutulog ko siya. Inisipag ako, dadamihan ko yung gagawin ko. Pag productive yung brain ko, dadamihan ko yung gagawin ko. Kapag gusto kong maglakad sa labas, maglalakad. Kumbaga, I listen to what my body tells me. Pero wala pa akong set in stone na, gising ka ng gantong oras, kain ka ng gantong oras. Wala. Okay. But one thing siguro na napansin ko is, gumigising ako ng mga around 1 to 2 p.m. ng Pilipinas. Ano nangyayari sa Pilipinas time? Tapos, I work at nights kasi talaga. Simula call center, graveyard na talaga yung katawan ko. So, nadala ko siya sa freelancing. Tapos, most of my clients talaga from the US. So, nagigising ako 1 to 2 p.m. Nakahiga pa rin ako niyan. Hindi ako babangon kaagad. Either tutunganga muna ako or alam mo yung nakatitig lang ako sa bubong. Either magpa-plan ako for the day or magpa-pantasya. Sorry. Mag-iisip ako ng pwede kong gawin or may mga problems sa personal or sa house, sa family, ganun. Magmumuni-muni muna ako, mga ganyan, 1 to 2 hours nakahiga. Or, I will answer messages sa cellphone, ganun, emails. Tatayo ako mga bandang 4 p.m., 5 p.m. Tapos, syempre, kain, ganun, ligo, ganyan. And then, pinaka-productive hour talaga for me sa work, client work, mga 8 p.m. Parang business time nila, 8 p.m. to 5 a.m. Oh, yeah, tama. Ganun. Pero, ano yun ha, hindi ako full-time sa clients ko. Flexible. Okay. So kahit anong gawin ko, basta between 8 p.m. to 5 a.m, doon ko ilalagay lahat. Magne-Netflix ako, magkatrabaho ako, lahat doon. Doon siya nangyayari. Okay. May daming klaseng habit eh. Merong situational habit, diba? Yun nga, pag sinabi, pag in the mood ka, gagawin mo. Yun. Siguro yun yung habit mo. Ang tawag doon, situational habit. Oh, situational. Ito, kung may natutunan ako sa'yo. Hindi ko alam yun ha, pero Diba, maghahanap ka, harap ka sa client, meron kang mga habit na ginagawa, diba? Yes, yung, yes. Tama ka. Prepare ka. Yeah. So, yeah. Ayun. Hindi ka alien. Hindi. Ano siya eh? Situational habit, pero hindi consistent kasi. Yeah, okay. Diba pag sinabi yung habit, parang naaano siya? Parang consistency diba? Yung ginagawa. O hindi, paiba-iba talaga. Yes. Pag trip ko lang talaga, ganun. O baka nga situational. Yan.
for the benefit naman ng mga beginners, no? Yung mga gustong maging freelancers, diba? Kung ikaw, mag-uumpisa ka ulit from scratch. Mm-hmm. So, how will you do it? How will you do freelancing as a beginner? Okay, as a beginner. Kasi ang parang nabanggit ko kay Renee before is, I'm literally or technically starting from scratch right now. Mm-hmm. Pero I'm starting from scratch na meron ng backup experience. Kasi I've been freelancing since 2010. So, more than a decade na, di ba? 12 years. Yeah, tapos, now na parang I'm starting over, may mga experiences na ako. But if for your community na talagang totally beginners ba, wala pang past experiences, ang uunahin ko, mag-apply muna kayo sa mga freelancing platforms ng kahit ano. Kunyari, Upwork, online jobs, Indeed yung favorite ko ngayon eh, Indeed.com. Indeed, okay. Oo, favorite ko yung Indeed.com kasi nandun na yung presyo ng binibigay na nila yung salary range, hindi lang yung saktong price. So, makikita mo agad na, uy, applyan ko kaya to, alam mo yun. Okay. Kaya yun yung mga una kong sinasuggest. For those na wala pa talagang experience, unahin nyo mag-apply sa freelancing platforms ng kahit ano muna, as long as kaya mong gawin yung work. Yeah. Kaya mo muna. Tapos damihan mo kung ikaw yung tipo ng maraming oras, single ka, ganun, tapos wala ka masyadong responsibility, you live alone or anything. Diba? Pag marami kang time on your hands, apply, do a lot of work, tapos eventually ma-figure out mo kung ano yung mas masaya kang gawin na work. Kasi diba, iba-iba yan. Ako, I started, ang dami kong ginawang work. May data entry ako, may editing ako ng pictures. Halo-halo, ang dami kong ginawang work. Tapos nakapili na lang ako eventually after a few months. Kasi nga, sabi ko, I follow more yung body response ko, di ba? Yeah. So kung saan ako nagiging excited gawin yung trabahong yun, yun yung pinipili ko. Kung saan ako masayang ginagawa yung work na yun, yun ang pinipili ko. Example, galit ako sa math. Ayoko nang may mga numbers, Excel sheet, computation, formula. Tapos, ayoko din ng video editing. Ubus oras. Kaya wala pa rin ako YouTube hanggang ngayon. Kasi nahihirapan ako. Ayoko spend ng time editing. Yeah. Gusto ko magdaldal lang. Daldal ko. No? So, nahitawa lang ng tawa sa akin. Na-identify ko on my own kung saan ako excited na trabahong gawin. So, nag-niche down ako dun sa particular task na yun. Hindi ko na siya, yung the rest, tamang naranasan ko siya. Yung ibang mga work. And then, nung nag-hone in ako sa work na masaya ako, ganun, I stick to that. Yun yung next step ko. Nag-stick na ako dun sa, masaya ako dito eh. Ito na lang gagawin forever. Tama. Pag nakuha ko na yun, kung saan akong skill, beginner ka, nakapili ka na. Iisip ako ngayon ng, kanino ko i-offer yung service na yon? Sino yung mas may kailangan ng service na yon? And for those na, I'm not sure if you have members who are inside the tribe. Baliktad ako, di ba? Sa tribe, market muna before service or skill. Ako baliktad. Kasi we're talking about beginners. Right. Danasin, ranasin nyo muna lahat ng klase ng work. Mm-mm. Then pumili ka ng pinakamasaya ka. Tsaka mo ngayon, mag-research. Sino kaya yung may kailangan nung kinaka-addican ko na work? Diba? Kung video editing, sino kaya yung pinaka-mas kailangan ng video editors? Yeah. Then doon ako mag-sistick. Pero hindi pa tapos yun. Mm-hmm. Kasi kapag napili mo na yung market, tas after 3 months to 6 months, hindi pala kayo okay mag-work together. Hassle pala siya, stressful pala siya katrabaho. Then switch market. Yeah. So I give around 3 to 6 months sa students ko before ka mag-shift ng market. Kasi timplahan kayo eh. Mm-hmm. Diba? Timplahan muna kayo. Ganun. Yes. So yeah, ganun siguro yung mga first few tips. Let's get up close and personal. Yes. Kailangan ko ba ganun yung camera ko? Wala naman. Ginaalangan na. So. Yeah, okay na yan. Sino ba si John Briones nung kanyang younger years? Ano yung mga upbringing mo and experiences na nag-contribute to who you are now? Sino ba ako? Loner ako nung bata. Bullied din ako nung bata. And this is not to parang
celebrity story. Hindi eh. It's more like, pinanganak kasi akong duling. So, di ba usually pag bata, when they see something or someone na different sa normal, pinagtatawanan, di ba? Binubully. And I was that from elementary until 1995. So, I had my eyes operated mga 1995 summer. Kasi hindi ko na kaya yung ano eh, binabato ko ng, alam mo yun? Yeah, bullying talaga. And I came from an exclusive all-girls school. So, mga madre yung ano namin, di ba, teachers, ganyan. Tapos, hindi naman lahat. So, competition is pretty high for an all-girls school kasi. Tapos, syempre, nandyan yung mga medyo boyish. Tapos pag nakakita sila ng solo, talagang nabubully. So I was that for a couple of years. Hanggang mag-high school ako, wala akong confidence. Talagang loner. Siguro if I only have a friend, mga isa, dalawa, tatlo, yung mga maging super close friends ko in elementary to high school. But if there's one thing na super confident naman ako, despite of my deficiency, I love acting kasi in theater. Bata pa lang ako, nag-iinarte na ako sa harap ng TV. Tapos, nung grade 2, sumali ako ng drama club. Drama club. Tapos, I'm not sure if naabutan niyo si Susie and Jeno. Ah, Sustadjen? Yes, Sustadjen. Ayan, magkaedad tayo. Ay, tetuloy. Yeah, so si Susie and Jeno, merong buwan ng nutrition, di ba? Yeah. Nutrition month, ganyan. So, meron kaming mga play, gano'n, mga stage play. So, nag-apply ako. So, if there's one thing na sobrang confident ako na gusto kong nang ginagawa, is talagang theater acting. So, nung grade 2, di ba, bullied ako from elementary to high school. In between those years, may mga ginagawa ako to change people's perception of me. Despite of my eye deficiency. Kaya hindi ako nagsalamin na. Kasi nga, ayoko talagang, up to now, I still get parang ano, a few na lang naman. Kasi, before ako bumalik sa theater, nung operation ng December, ng 1995, pasaway talaga ako. Alien nga yung pag-iisip ko. Sabi ko sa doctor, ito nakakatawa to. Sorry guys, madaldal ako. But, okay lang. Dalawa dapat yung operation. Isang horizontal vision and isang vertical vision. Yeah. Eh, nung panahon na yon, may favorite akong cartoons, Pollyanna. Hindi ko alam kung naabutan nyo yon, but Pollyanna, kasabayan nila Dragon Ball Z, Princess Tara. Ah, Dragon Ball Z ako. O yun, syempre lalaki kayo. So yun, di ba? Kasabayan nun. And sabi ko kay Doc, pwede ba pagkatas ng isang operation? Syempre bata ako eh, I don't hold back. Kasi bata ka, you're free to, di ba? Iko, Doc, after nung one operation, tapos na, ayoko na. Parang ganun yata sabi ko. Huwag na natin ituloy. Sabi ng doktor, sige, pauuwiin kita. Kasi sabi ko, may cartoons akong pinapanood. Ayoko ng matagal na operation demanding. Sabi ng doktor, sige, I'll send you home after this first operation. But promise me, hindi mo isa-scratch yung eye mo. Kasi nga, operated, may tahe, diba? Yeah. So, yun, hindi natapos yung operation. Kaya siguro until now, I don't know if you've noticed when we met, na medyo mas maliit pa rin yung left eye ko. Hindi pa talaga tapos yung operation. Tapos hindi na kami nakabalik. Mahal kasi time na yung operation ni. So nawala na sa isip ko na hindi pa pala tapos yung operation ko. So hindi ko na tinapos. Anyway, going back, yung changes na ginawa ko, I made sure na sobrang magaling ako sa stage, ganun. And then, na-brand ako na best actress. Bata ako, grade 2. Wow! Best actress. Lola Bashang. Yeah. Lola Bashang yung role ko. Nice. So, nung medyo sumikat-sikat na ako kasi pinaskill sa school, nanalo ako ng best actress. So, medyo naiba yung tingin ng mga students. Yeah. But nandun pa din talaga yung mga bully. So, growing up, I was really parang independent na ako kasi natuto akong wag na silang pansinin or pakialaman or patulan. Gawin ko na lang kung anong gusto ko sa buhay ko. Parang ganun. And then, the night after I got awarded ng best actress, my parents separated. Nag-away sila ng bonggang-bongga sa harapan ko. Wow. So, the trauma of having your parents fight in front of you after mong maka-feel ng hiatus,
hiatus. Hiatus. Ng pagiging masaya, diba? Tapos mag-aaral sila, hindi separated. Na doon naman ako natuto ng maturity kasi ako na yung parang naging mom sa magkakapatid. Second to the eldest ako eh. So, si daddy ko na, kay daddy kami lahat kumira, ganun. Hindi kami mayaman, middle class. Mm-mm. Tapos, doon ko nakita how dad really worked hard. Kasi apat kami, pag-aaralin niya, di ba, ganun. Yun. Tapos, hindi na namin alam kung nasan si mommy nun. Nalaman ko na lang na kung saan nakatira yung mommy ko nung malapit ng gumraduate sa college ako. So parang, kasi ang sabi ko, sa graduation day ko ng college, gusto ko dapat si mommy tsaka si daddy nandun. Hindi ako awardee, ah. Hindi ako matalinong smart, hindi. Wala akong awards. Pero ang pangarap ko nung graduation, makasama silang dalawa. Kahit magkatabi lang sila, hindi sila mag-usap. Kasi alam ko, hiwalay sila eh. Yun, so I grew up na broken family talaga. And ako yung tumayong parang breadwinner, ganyan, hanggang sa makagraduate, nag-work, ganyan. Dal-dal. Yeah. Tagal, isang oras yun pa. Okay lang, ganda nga eh. So, ano naman, how did you end up doing freelancing? Kaya nangyari? Dahil nga aligaga ako, self-diagnosed ADHD, ayoko, mabilis ako mabore na isa lang yung ginagawa. Gusto ko marami. Right. Nung gumraduate ako ng college, BPO ka agad kasi yun yung may pera. Dapat nasa ABS ako or GMA, yun yung pangarap ko. Kaso mababa yung sahod. Inuna ko yung call center kasi I need to help my dad kasi nga diba siya lang mag-isa. Yeah. Tapos, I need to help din pag-aralin yung mga kapatid ko. So, habang nagko-call center ako, nag-audition ako for film, tsaka theater. Kasi nga, gusto ko yung passion ko, acting talaga eh. Nagiging production assistant ako, alalay, ganyan. Tapos, minsan, extra sa TV, mga ganun. Nagsasabay ko siya. Tapos, so, graveyard, pag out ko ng shift, mag-audition ako, di ba, sa umaga. Pag-uwi ko ng kung saan man ako nakatira, apartment o nakikitira man ako, nag-online ako, naghahanap ako sa Upwork ng trabaho. Okay. Pinagsasabay ko lahat. So that's how I came about talaga sa freelancing, sabay-sabay. Nung napagod na yung katawang lupa ko, tao pa pala ako nun. Sabi ko, ayoko na mag-call center. Tsaka ayoko na mag-artista, ganun. Online na lang kasi pagod na ako. Nakasakit na ako eh. Parang lagi akong pabalik-balik sa ospital. Na-consume ko na yung HMO ba tawag doon? Na-consume ko na lahat ng coverage. Ayoko maglabas ng pera, ganun. So, sige, pili ka ng isa. Online na lang. So, doon ako nag-start working full-time sa Upwork. Meron ako nakuha ng full-time clients sa Upwork. Yun. Anong work mo nun? Diba pinakauna ko? Hindi pa pala full-time yung una kong... Nung sinasabay ko siya, nag-data entry ako. Alam mo yung parang from PDF, ikakopy mo siya sa Google document. Okay. Kasi yung type mo kung ano man yung nakikita mo dun sa PDF na yun. Okay. Ganun. Nag-start ako dun, tapos photo editing. Simple lang, mga madadali lang pinili ko. Transcription. Tapos, nung nakakuha na ako ng full-time client sa Upwork, doing customer service for an e-commerce store, dun nag-start yung work from home ko. Kasi, sa call center, bawal yung makikidirect kausap ka sa client, di ba? May close. Kasi parang aagawan mo yung call center ng client. But this particular client, sobrang mahal na mahal niya ako. Kasi parang within 3 months of helping, I was reporting to business development vice president ng company. So direct reporting ako sa kanya. Yeah. Sa sobrang... Ewan ko, ang nagustuhan ko yung trabaho, di ba sabi ko nga kanina yung tip ko, find something na excited kang gawin. Yes, yes. Naman. Parang nag-niche down ako sa e-commerce na ina-assist ko yung boss, yung VP. Tapos, nakikihalubilo ako sa mga dealers ng, parang different stores, vendors. Okay. Nire-resell nila yung product nila, parang ganun. So, kausap ko yung mga Best Buy, Amazon, Walmart, eBay. Wow. Sila yung mga kausap ko sa email. Email lang naman. Kuya, ang galing kasi dami ko nakakausap na taga ibang bansa. So, naaliw na naman lola mo. So, yung client na yon within 3 months, nakita niya talaga na nag-sales
up because of what I'm doing. Ginawa niya, binay out niya ako sa call center. Binay out talaga, as in pati yung clause, binayaran niya. Para hindi ako madimanda. Kasi idedemanda ako ng business eh. Kasi parang hinatak ko yung diba? Binayaran nila lahat para ma-acquire ako internally. And sabi ko, wow, may naniwala sa akin. Diba? Yung trust na yun, sobrang thankful ako. Kasi up to now, 9 years na kami magkatrabaho nung client na. Since 2013, nung binay out niya ako. Sobrang wow, may nagsimula. Yeah. Ganda na lang. Yung talaga nag-start. Yung agency mo, how did it started? 2017, yeah. Dahil nga sabi ko kanina, aligaga ako. Mm-hmm. Nung may full-time client work na ako, na direct, di ba, direct na? Yes. Na-bore na naman ako. Kasi nga paulit-ulit yung ginagawa ko. Nung mga ika... Tawa-tawa to sa rin. Ano, okay. Pakita... Joke lang. Tawa ng tawa. Nakakaliw kayo. Sige. Nung mga ika-anim na taon na, Tagalog. Sorry. Nung siguro mga 6 years na kaming working together, na-bore na talaga ako. Sabi ko, I need to challenge my brain about something else. So 2013 to 2000, mahina ko sa math. Anong 6 years after nun? 2019. Okay. Yeah, yeah. Hindi. Ano ba? Ilang years from 2013 to 2052 years. Sinagot yung sarili kong tanong. Sorry guys, ganda talaga ako. Pag math. Anyway. So two years after. 2 years lang pala, okay. Na-bore na ako. Sabi ko, gusto ko ng another challenge. Yun pa kasi yung another fuel sa akin. Gusto ko na challenge ako lagi. Gusto ko nire-reject ako lagi. Mamaya ko kwento ko sa iyo rejection. Sige. So 2 years after, sabi ko, gusto ko ng iba. Nag-apply uli ako online, naghanap-hanap uli ako, ganyan. Tapos I came, may nakakita sa akin, doon nag-start yung profile optimization ko. Nung nabore ako, ipinaskill ko lahat ng profile ko sa lahat ng freelancing platform. LinkedIn, Upwork, lahat-lahat. May outsource li pa nga noon eh. Ah, yeah. Oo. So may nakakita sa aking Australian agency. Bale, Philippine agency sila, pero ang client, Australian. Mm-mm. Tapos ang work, LinkedIn lead generation. This was 2015. So sabi ko, ano kayang trabaho to? De, curious na naman lola mo, di ba? Okay. Sabi ko, challenge to, challenge. Ano kaya ang gagawin ko dun? Yeah. Ang trabaho, maghanap ng mga leads, di ba? Okay. Eh, syempre, daming pogi sa LinkedIn. Single ako nun. Ah, single ako, di ba? So, sabi ko, shit, ito lang pala gagawin ko. Ay, pwede na magmura. Ito lang pala gagawin ko, maghanap ng mga pogi. Kasi ang leads nila, male entrepreneurs at the age of ganito-ganito. Ah, sakto. Tapos, di ba? Sabi ko, ay, daming guwapo. Shift, ganyan. Shift, financial, di ba? Sabi ko, hindi pwedeng mag-shift. Sabay. Pinagsabay ko na naman. May full-time ako, and then I have, full-time din sila eh, addict, di ba? Okay. So, dalawa full-time ko. So, dun sa e-commerce na work from home, tapos isang full-time na LinkedIn lead generation, work from home din. Kasi nga ayoko nang mag-office. Mm-hmm. So, nung na-master ko na yung LinkedIn lead generation from 2015, 2 years lang din, 2017 master ko na. Kasi, ito ha, if there's one thing siguro na gusto ko ma-take away ng mga new freelancers, yung magsisimula pa lang. Yeah. When you find something na you're happy about and you're excited na ginagawa, yung focus mo mabilis, yung learning mo mabilis. Ano kaya? Oo, di ba? Parang, shucks, kabisado ko na agad. Parang ganun. Kasi masaya ka eh. Diba? Yeah. Excited kang ginagawa yun eh. So, yung brain mo, magpo-focus doon. Kasi hodang multitask pa yan, eh lahat yun, happy ka. Eh magpo-focus siya na magpo-focus. So, ang bilis kong ma-master yung mga skills ng e-com tsaka nung LinkedIn lead gen. Eh, nagsasideline pa ako ng ibang maliliit na tasks na kaya kong gawin. Madadali lang. Kasi nga, I need money. So, nung napagod na yung brain cells ko, dami ko kasing ginagawa. Sabi ko, magturo na kaya ako. Alam mo, parang hindi ko na kaya. Dalawang full-time. Eh, 24 hours lang in a day. Diba? Wala na. Tapos bumalik na naman yung nagkasakit na naman ako, nabalik-balik na naman ako sa hospital ko, leche, ayoko na. Turo ko na sa iba. I need to multiply myself. Yun yung sabi ko sa sarili ko.
doon nag-start yung JB and Associates PH, yun yung virtual assistant agency. Eh, kasagsagan pa to ng ano, yung nagsa-start pa lang yung mga co-working spaces, shared space, 2017. Ang lola mo, dahil nga mahina sa math, charge ako 500 pesos lang. Okay. Para sa training. Because, oy, magte-training ako, bibigay ko sa inyo lahat ng alam ko about e-commerce, product listing, ganyan. Yeah. 500 pesos lang. 500, oh. E 8 hours yung training. Tapos may renta pa ng co-working space. Magkano yun? Per 4 hours may bayad. Sagot ko pa lunch. Sagot ko pa snacks. Manyaman. Lugi. Wala akong malaman. Walang take. Wala akong kickback. Gunado pa ako. Okay. Umura na nun, 500. Umura na nun. Tapos 45 students yung nag-ano, umattend. Biko, may naniniwala sa akin 45 na tao. Hindi naman ako kilala. O gano'n. So, dun ko naman na nagawa yung another dream ko. Yung magturo. Yung mag-ano, nung walang lisensya na teaching license. Yes, yes, tama. And nag-drive sa akin nun, maliban sa ang dami ko ng clients, hindi ko na kayang gawin lahat. Another hugot ko dun was ni-reject ako sa call center. Kasi ay naka-seven, almost 5 years ako sa isang call center. Mm-hmm. Nag-apply ako as a trainer. Yeah. Kasi ang gusto ko noon, ano, turuan yung mga fresh grads na magko-call center. Kasi nga madaldal ako, gusto ko nagtuturo ako, nagkukwento ako, ganyan. Uh-oh. Eh, tinignan ako ng supervisor ko ng time na yun, head to toe. Ang late ko, di ba? Maliit ako. Tinitigan pa ako ng head to toe. Sabay sabi sa akin, wala ka naman lisensya, paano ka magtuturo? Ginanon ako. Sabi ko, ay, kailangan ng lisensya. Manda ka sa akin. Sabi ko, papakita, ipuprove ko sa'yo na kahit wala akong license, I can teach. Yeah. But that was the hidden, ano ko, giggle. Na, ay, hindi, papakita ko dito na posibleng magturo kahit walang lisensya. Yun nga lang, sablay nga ako sa mat. So, mali nga yung pinresyo ko. Ganun. So, that started yung first agency. Kasi dumami yung clients. I taught them the skills. Then I gave them, kung sino yung magaling na nag-take action dun sa mga trainings, sila yung binigyan ko ng clients. Parang ganun. Wow. Isang sapat agency pa lang yun. Ano, isang agency pa lang yun. Ito na, dito na tayo. Ano yun, no? Sige, ano pa yun? Next. Dito na, the 2017 yun, di ba? Okay, okay. 2019, nakipag-date ako. Ay, love life. Ay, may lesson dito, guys. Oh, sige, sige. So, nakipag-date ako. Sa mga dating apps, lagi ko yung ginagamit. Over a decade, lagi ako nasa dating apps. Tagal, di ba? So, may nakilala akong Australian na nandito sa Philippines. Meron siyang full-time work sa BGC. Tapos, nag-match kami sa app. Hindi ko nasabihin ko nung app. Tapos, okay. Nung nalaman niya yung kind of business, yung virtual assistant agency, naging interested siya. Kasi nga, ano eh, parang I'm giving jobs to people, diba ganyan, tapos nagte-training ako, ganyan. Sabi niyo, uy, mukhang lucrative kasi we can do this on international clients, ganyan-ganyan. Sa loob-loob ko, talaga eh, puro international client ko. Wala akong Philippine clients eh. Yeah. So, ginawa niya, can we do business together? Parang naggawa kami ng sarili naming quote-unquote, business, na parang agency din, ganun. Lead generation agency. Tapos nalaman ko, dahil nga, independent ako since childhood, di ba? Hindi ako sanay ng may kapartner na nakita ko na magkaiba kami ng business mindset. Tayo yung nasa scarcity mindset na parang, huwag mong ituro lahat ng alam mo, lahat ng secret sauce mo, kasi mauubusan ka ng kliyente. Paano kung mas mag... Ito yung words niya, in verbatim, tagalugin ko na lang. Yeah, yeah. Sabi niya, kung ibibigay mo lahat ng secret mo sa mga training, eh kung may makitang, eh kung may mas magaling pa pala sa'yo doon, eh di naunahan ka. Or eh di nagtayo na siya na sarili niyang business, naunahan ka, lugi ka, ganun. Ganun yung mindset niya. Iyoko hindi eh. Ano ako eh, na parang, the more I teach, nagre-retain yung knowledge sa akin. Yeah. Lalo akong nagiging master sa craft ko. Kasi naituturo ko siya eh. Yun niya. So, kasabay ng pagtuturo, na ma-master ko yung skill. Kakaturo ko. So, I get to serve more people. Plus, mabigyan ng trabaho yung iba. So, ano ako, abundance mindset ako. Abundance mindset. Tapos, so, nag-clash talaga kami sa planning ng business and all that. Although, siya sana yung magaling sa math. Siya yung magaling sa finances. Ako yung operational, creative and operational.
siya yung nasa finances and logical. Siya gumagawa ng proposal, ng pricing. Pero clash sa ano eh, sa service level. Ikaw, ayoko na. Eh, ginost ako. Siya pa yung may ganang mang-ghost eh, no, hayo. Ay, sorry. Siya pa yung may ganang mang-ghost. So sabi ko, okay, sige. I built my business, itong Connected by Humans na lead generation agency. I built it on my own from scratch. Sa bundok ng Baler. Namundok ako. Namundok pa talaga. Ang tawag doon, glamping. Akala ko, yung may tent. Eh, sa Baler, mataas, malakas ang signal ng smart. Doon ako nag-internet. Katapat ng ano beach, may kuliglig sa gabi, stars. Binild ko yung business ko from there. Talagang sabi ko, another ano siya eh, rejection, di ba? Fueled ako ng rejection. Fueled ako ng objections. Kaya, pag ganun, papatunayan ko sa'yo. Kasi napatunayan ko na sa supervisor ko, di ba? Yes. Na kaya ko magturo. Now, patutunayan ko sa'yo, Australia, Aussie guys. Na I can build my business from scratch on my own. Hindi ko kailangan ng investor. Hindi ko kailangan ng business partner. Kaya ko to. Panindigan ko to, ganun. So, yun. Doon na nagbunga yung Connected by Humans na agency. Amazed ako sa yung sa agency mo eh. Kasi mission mo, di ba? Parang i-connect mo yung Filipino freelancers to, ano, to global entrepreneurs, di ba? So, kumusta ang culture ng iyong team? Paano nyo manage yung iyong team? Kala ko tatanungin mo, kamusta yung pambubugaw ko from Philippines to, ano eh, international clients. Parang ganun na rin, connected na rin siguro. Yeah, siguro I can answer yung question mo about team culture. Kung ibabalik ko yung buo pa yung team. Kasi nga, di ba, tinerminate ko na. Yeah. So, yeah. To be frank and to be transparent to everybody, wala na akong teams right now. I'm running, kasi nga, I'm starting from scratch. So, okay. I'm running my two agencies on my own. Ako lahat muna ulit gumagawa. Okay, so, bumalik ako dun sa phase na parang kinukuha ko ulit yung clients on my head. Pag napagod ako, tsaka ako i-delegate ulit. Okay. So, nire-rebuild ko yung business. But to answer your question about how did I, parang yung culture ng team, ganun, I would talk about the customer service agency, part ng JB and Associates last year. Yung 20 plus kaming team members. Ano kasi ako eh, pro-freelancer ako eh. Ayokong naaagrabyado yung mga freelancers ko. Yung team members ko. Kaya siguro, like onboarding pa lang, sinasabi ko na sa kanila na, oy guys, ang mga top non-negotiable sa akin, number one, marunong ka makipag-usap, mag-communicate ka. Pag may mahirap, sabihin mo sa akin. Pag may nang-away sa iyong client, sabihin mo sa akin. Gusto ko sabihin mo agad. Kung may emergency, sabihin mo sa akin. Don't wait na blindsided ako. Yung ako yung huling imbis na sana sinabi mo agad, na agapan sana natin. So, yun yung first non-negotiable for me. Communication. Kahit sa love life, kahit saan, sa freelancing, communication, pinaka-top non-negotiable sa akin. Kahit anong mangyari, magsabi ka, magtanong ka. Hindi yung too late. So, when onboarding happened, nung nag-onboard ako ng freelancers, ganun lagi question ko. Nahiyain ka ba? Or like, kapag may nakita ka bang mali sa isang business, do you open up? Do you say things? Or are you the kind of person na tahimik lang, kinikim-kim? Inaalam ko kung ano yung estado nila in terms of communication. That's number one. Number two na importante sa akin, marunong ka mag-follow ng instructions by the letter. And when I say by the letter, kahit period yan, susundin mo yung period na yan. Kasi ako yung nakaharap sa client eh. Pangalan ko. Credibility ko. So if I teach you how I do things the right way and hindi mo kayang sundan, magkaka-away tayo. Not away, but magkakaroon tayo ng disagreement, right? So, yun, dapat importante marunong ka mag-follow ng instructions. And yun nga eh, kapag may instruction na at may hindi ka maintindihan, go back to number one, communicate. Tell me kung may hindi ka maintindihan para ma-resolve natin. Number three na importante sa akin, respeto. Kahit kasi sometimes I hire people better than me, lalo na sa math nga. Hindi nga kasi ako magaling. So, I know na anong weakness ko.
So if I hire someone better than me, ang ayoko sana yung kastusan na parang, ako expert dito, huwag ka makialam, yung ganun. Ayoko ng ganun. Parang, tell me kung anong tamang gawin. Kasi teachable naman ako eh. Hindi naman ako, oy, boss mo ko. Wala. Kaya nga pinangalanan ko siyang JB and Associates eh. Walang boss. Ayokong ako yung boss. Ayoko. Pantay-pantay tayo. Associates nga tayo eh. Diba? Pantay-pantay tayo nagtatrabaho sa isang kliyente or dalawa, tatlo, 1,000,000 kliyente. Walang boss. But the respect should be there. So kumbaga, onboarding pa lang, sinasabi ko na sa kanila yung gusto ko at ayoko. And yun, kapag may mga wins kami, small man yan, mapatawa man yung client lang isang beses, nagpapapizza ako every Sunday, mga ganon, di ba? Mga little rewards. I also do that nung buo pa yung team ko. Yeah, that's how I do. Tapos, ano pa ba? Nung may finances din ako, I treat them out, meron kaming team building, ganon. Kahit parang once or twice lang yata nangyari. Sobrang busy. At least meron, di ba? Oh, at least meron. Yeah, ganon. Maganda, magandang culture. Mm-hmm. So ano naman, kumusta naman yung ano mo, status mo ngayon, yung rebuilding right mo? Right now, I have ilan na lang clients kung natira. Kasi may mga nagsastop ng projects due to pandemic, di ba? Siguro, I only have 4 clients. Pero only kasi, oo, kasi hindi siya ano eh, sila yung mga client from the freelancing site pa noon. Nung nagsastart ako na per hour pa ako, so maliit pa siya. Maliit yung money na pumapasok. Meron namang client na retainer nga siya, pero hindi pa siya premium na level ng tribe. So if I'll be super honest, I'm struggling right now as an agency owner. Hindi ko lang pinapahalata. Kasi if there's something, naliligo pa ako. Hindi ko, tinatawa ko na lang, but at the end of the day, alam to ng mga close sa akin na parang, at the end of the day, because shit, sana naman ako kukuha. And I'm not sure if you have viewers na nakakakita ng mga posts ko in public na I'm applying for jobs, I'm going to a job interviews. Kasi bumabalik ako sa ano eh. Gawin mo ulit. As a business owner kasi, pwedeng tumigil. Panindigan mo na to, freelancer ka eh, or business owner ka eh. Hindi pwedeng stop. Tuloy-tuloy ka dapat. And walang pa-victim. Wala sa kaano ko sa vocabulary ko yung give up tsaka pa-victim. Kasi ako din talo eh. Ako din matatalo. Mawala ng pera, mawala ng client. So tuloy-tuloy lang. Kahit na dami kong struggles. Kasi, di ba remember the wins ko, yung 5 properties? Isa doon naloko ako ng contractors. I was planning to build my dream house for my whole family. Tinakbuhan ako ng mga architects. Bayad na lahat. Hindi pa din nata-turn over sa akin yung bahay. And sobrang hindi na sila nagpaparamdam. Mga kapatid ko sabi, itulfo mo na yan, itulfo mo na yan. And meron kasi akong attitude na parang, hindi, sige, baka mamaya matapos naman nila. Pagbigyan natin. Leche, magto 2 years na sa January. Wala pa rin sa akin yung bahay ko. Parang hindi naman yata tama yun, diba? So that's one of the 5 properties na may problem. Second, tinanong mo ko ng challenges eh. Ito na. second challenge ko is this, kung saan ako nakatira ngayon, ipo-pull out na dapat siya. Kasi nung nawala yung team ko, ang mali ko last year, kahit na millions yung kinikita ko, nag-invest ako sa real estate nang walang guidance. Okay. Hindi ako nag-ask ng help from good financial advisors. Okay. Basta lang akong nadala ng mga pre-selling condo, ganyan. And then I just invested. So, nung nawala yung biggest client ko last year, pati teams ko nawala, pati finances ko naapektuhan, halos hindi ko na kayang bayaran yung mga condo. Kasi monthly yan eh, di ba? Halos hindi ko na kayang bayaran. And now I'm selling one of the condos. Tinakbuhan ako nung isang nung property, di ba? 5. Tinakbuhan ako ng mga contractor. So, parang ongoing case na to. Yeah. Tapos, itong condo na to, katangahan ko, akala ko 2023 yung balance, yung balloon balance. Alay, March 23, 2022 pala. Okay. Nagkabali ba yung numbers? Saan ako kukuha ng 8.5 million putting this off ng March? Sabi ko,
ano to, magic? So I struggled financially dahil nawala yung client. Hindi ako ina-approve ng banks for home loan, for personal loan. Ang laki, 8.5 million eh. So struggle ko yun for so many months. Tapos yung next property, dahil nga wala na akong finances, binibenta ko na yung sa Cubao na condo. Okay. Tapos yung dalawa, pre-selling, I'm planning to also sell it. Pero sa according sa mga real estate people na kinausap ko, mahirap ibenta ang pre-sell. So yun yung mga problem ko in person. But sabi ko sa sarili ko, hindi! Yeah, laban. Pera lang yan. Yeah. Ang importante, ayokong mawalan kasi pinaghirapan ko lahat to eh. Yeah, yeah. Best to eh. Alam nga naman, hayaan ko na lang mawala sa akin. Kilos tayo, sabi ko. Yeah. Lay tayo ulit. Let's do work on it ulit. So, ganun. Di ba sabi nga yung financial confidence dapat mas maganda. Mas yes, kahit wala na naman wallet mo, confident ka pa din. Eh. Kala nyo, ganda-ganda na itong kondo ko pero hindi ko na pala mabayaran. Ano? Yeah. Yeah, dumadating talaga yan. And how I look at you, mukhang hindi ka, you're not going down. thank you. Yeah, pero kung alam mo lang, gabi-gabi, saan ko na naman, dinecline na naman ako ng banko. Saan naman ako mangungutang, di ba? Kasi nga, laki nun eh. Yeah. So kung may mga audience ka, nangungutang. Joke lang po. Yeah, then, yeah, sige. Kaya yun, kayang-kaya yun. Kayan, yeah. I love your attitude. Yes. Yeah. yun na lang meron ako. Attitude na lang. Sarot. Sa future, meron ka bang goal na talagang gusto mong ma-reach talaga, na goal na ma-achieve? Marami. And yeah, ano yung goals mo? Number one goal ko, mapatayo talaga yung lintik na bahay. Alam mo kung bakit? Yeah. Kasi, after graduation, palipat-lipat ako ng apartment. Kasi okay. Diba naghiwalay parents ko, tapos namatay na yung parents namin. Both. So kami na lang magkakapatid ngayon, magkakasama. Ang buhay, and magkakahiwalay kami ng bahay, mga kapatid ko. Bihira lang kaming mag-usap. Meron kaming group chat, pero bihira na lang, unless holiday, ganun. There's a part of me na sabi ko, sana may isang lugar na amin na talaga, yung walang utang, yeah. Walang ano, na pagkuyari, Sabado, trip nilang tumambay, bumili ng pizza kasama ko, pupunta lang sila dun. Although they could do it here sa condo, hindi ko kasi alam kailan to tatagal eh. Naka-mortgage to eh, di ba? Yeah. May ibang may-ari pa ng condo hanggat hindi ko napapayo. So I really want, number one, yung bahay na mapatayo. And hindi lang siya basta bahay na isang kwarto lang. Gusto ko maraming rooms para sa mga kapatid ko. Tsaka guests, mga friends ko. Okay. Number two, ang goal ko is magkaroon ng family and yung gagawin ko na lang work, coaching na lang. Hindi na ako nagka-client work. Yeah. Na-delegate ko na lang. Na-delegate ko na yung mga labor work, ika nga. Yeah. O baga ganito na lang, interviews, podcast, yes, coaching. Yes. Gusto ko ganun na lang. Kasi nga madaldal nga ako eh, di ba? And sabi ko sa inyo, di ba, pag nagsa-start, figure out, kunin mo lahat, and then pili ka. Yeah. So, years ago, nakapili na ako ng e-commerce. And then, nakapili ako ng lead generation. Yeah. Tapos, dumating na ako sa point na magtuturo na lang ako. Napili ko na siya kasi happy na ako sa pagtuturo. Mm-mm. So, yung goal ko na na-delegate ko na lahat ng client work sa mga freelancers na nagsa-start, or di ba, yung gusto nilang trabaho lang. Kasi may mga ganun eh. May ganun na ayaw nilang maging boss sila. Ayaw nilang susunod lang talaga sila. So, kung yun ang gusto mo, dibigay ko sa'yo. Ito na ako, gusto ko na mag-coaching. Dito na lang ako. So, that's another goal for me. Yung mag-settle down na ako with the family. Tapos, coaching na lang. Dal-dal dito, dal-dal dun. Yeah. And, may mga teams na ako ulit nun, di ba? Treat them again. Gusto ko ibalik yun ng lilibre ako. Hindi ako madamot pag meron ako. But kung walang-wala ako, huwag mo kong kausapin. Pag wala na ako pambili, huwag kong kausapin. Pero hanggat meron, talagang hindi ako madamot talaga, promise. Yung podcast mo, anong what's behind their podcast? Yung Weekends with Jan? Yes. Anong... Maliban sa ipapakilala ko yung mga guests. Kasi ini-spread ko
plan ko talagang i-repurpose yung live Facebook live interview into different social media platforms. Mm-hmm. And LinkedIn ko pa lang, it has 8,000 plus network na. Mm-hmm. And these are majority international network connections. Yeah. And kapag na-i-splice-splice ko na, na-repurpose ko na yung mga episodes, maraming makakakilala sa Filipino talents talaga. Yes, yes. And hindi lang LinkedIn yun, may internet, may Instagram pa ako, may YouTube ko wala pa eh. But dun ko talaga gustong gawin. So, Weekends with Jan is talagang, iba kasi yung nagre-refer ka lang ng freelancer. Oy, si Renee magaling sa video, yun ang specialty niya. Okay. Iba yun sa mag-email lang introduce, sa ganito eh. Mm-hmm. Basta, imbis na magpadala ka ng video introduction of yourself sa mga clients, padala mo tong segment na to sa client na yon. Mm-hmm. Kilala ka na niya. Yes, kita pa niya yung attitude mo, how you talk. Diba, hindi ka na kailangan magpanggap na naka-corporate attire na, hi, my name is ganto. Hindi na. Padala mo na na episode ko, oh, then na-interview na kita. Yun yung hidden ano talaga ng Weekends with Jan. And I made it Sunday 5 p.m. kasi gusto ko before Monday strikes. Okay. Napanood na nila. Napanood na, o kaya naman nakita na ng mga clients over the weekend. Okay. Makakapag-start na silang mag-work together. Ano nga, ganun. Mm. Pangarap ko yun eh, pero hindi ko pa nga nare-repurpose eh. 34 episodes na ako, hindi ko pa rin nare-repurpose. Oo, okay, dami na. Kasi nga hindi ko yung talent. O, diba? Na-recognize ko rin kung ano yung hindi ko kayang gawin. That's another thing. Okay. Alam mo hindi mo kaya, huwag mo na ipilit. Kasi stress ka lang. Diba? So yun yung hidden ano ng Weekends with Jan, yung podcast. Yun. Mm-hmm. Napakakulay ng buhay mo. Hindi halata, diba? Kasi kengkoy lang eh. No? Oo nga. Final, yung parting words. Parting para sa words. Ating mga... Alam ko marami ka nang binigay na tips sa mga beginners, pero yung pinaka wisdom, words of wisdom mo na ma-share sa mga para sa mga aspiring beginners talaga. Yeah, and siguro pati na rin sa mga ano na rin, mga experienced na rin na freelancers, no? Okay. Siguro sa mga magsa-start pa lang. Yeah. Take risks. Alam ko nakakatakot siya. And hindi ako ganito magiging ganito magsalita if I did not take risks nung nagsa-start pa lang ako. Kasi ngayon, ang nakikita ng tao, finished product na. Diba? Confident na ako, madaldal na ako. Pero when I was starting out, nandun yung fear ng, hala, papansinin ba ako nito? Eh, ngayon lang ako nag-apply or sino ako para kunin niya or i-hire niya. Nandun yung fear. But if there's one thing na ibibigay ko sa mga super magsa-start pa lang ng freelancing, nandun yung kaba, all the time. Nandun ang nervousness. Kasi pag the moment mawala yung nervyos, magiging mayabang ka na. Yeah. Ako, before I gap dito, di ba sabi ko sa iyo, nag-game na ba? Kinakabahan ako, hindi ako nag-game. Pawis na yung kamay ko. Kahit na matagal na akong nag-a-appear sa interviews, kinakabahan pa rin ako. Kasi the moment mawala ang kaba sa akin, I fail. Nagiging mayabang ako, nagiging wala nang saysay yung sinasabi ko sa interviews or anything. Diba? Yung work ko pumapalpak. Kasi kampante na ako, kabisado ko na eh, di ba? Sa mga nagsa-start, take risks, kahit kinakabahan ka at kahit ihingi ka na sa kaba, ituloy mo lang. Kasi you'll never know kung ano mangyayari kung hindi mo uumpisahan. Kung nood ka lang ng nood na mga gantong walang gantong interview na walang kakwento-kwento yung kausap, di ba? Tapos wala kang gagawin, wala ang mangyayari. Take action din, di ba? Take risk. Kahit kinakabahan ka. Mm-hmm. For those naman na kagaya ko na nag-start, umangat, bumagsak, magsa-start ulit, di ba? Nandun ako ngayon sa stage na yon. Nag-start, umakyat, bumagsak, nagsa-start ulit. Yeah. Ang tip ko sa inyo, okay lang yan. Okay lang yan. Yeah. Kasi nagawa mo na eh. Yeah, tama. Bakit atras ka? Ano ka ba? Nagawa mo na eh. Oo. Yeah, so, tama. Hindi lang siya take risk ulit. It's more like, hindi ka pwedeng umayaw ngayon. Nagawa mo na eh. Yeah, tama. Ulitin mo lang yung nag-work. Alisin mo yung hindi nag-work. That's what I'm doing now. Alam kong mahirap kasi gaya ko na tinerminate ko yung team members.
kung magkaroon ako ng 10 kliyente ngayon, ako muna lahat gagawa. Kasi I have to start again. I have to start my finances again. And yeah. I'm not gonna shy out in telling na I was earning millions of pesos per month last year. Sabi ko, leche, nagawa ako siya eh. O, di gawin ko ulit. And hindi to pagyayabang kasi kung nagawa ko yun, malamang narinig nyo na to sa iba, magagawa nyo rin. But, hindi nyo siya magagawa kung hindi kayo mag-take ng risk. If you won't take that first step muna. Paano ka mangangarap ng 1 million? Di ka naman nag-a-apply. Paano ka makakakuha ng premium client? Di ka naman nag-o-optimize ng profile mo. Paano ka nila makikilala? So, if nandun ka sa stage na kagaya ko, start. Umangat, bumagsak, start over again. That's okay. Gawin mo lang ulit yung nag-work. Alisin mo yung hindi nag-work. At taasan mo yung psychological wallet mo. Kung naka-attain ka ng ganong price last year or kung kailan man yung last mo, taasan mo pa. Huwag ka matatakot kasi may pumatol nga sa 1 million mo eh. Yun ang hindi papatol sa any additional rate na gusto mo. Or sa kung ano man starting rate mo. Diba? Go lang. Okay lang yan. And please, alisin talaga natin sa vocabulary yung ayoko na. Or ayoko na, give up na ako, ayoko na, magbabalik na ako sa corporate. Last story, sorry. Yeah, alam ko 1 hour ka lang. Yeah, okay lang. May last story ako. Kasi ito, hindi ko pa nakwento kahit kanino. Yun, exclusive. Oo, exclusive sa kasi, dumating, diba, kasasabi ko lang, alisin yung giving up. Dumating ako sa punto, last week. Sabi ko, shit, decline na naman yung applications ko. Wala na naman ako. Alam mo yung, hindi ako sinipot sa job interview. Mm-hmm. Ako yung ginaghost lagi. Joke lang. Alam mo, meron sa akin, lagi yung ginaghost. Anyway, napunta na ako sa mag-a-apply sa corporate work. And dito kasi sa Mandaluyong, may mga business offices. Mm-hmm. Yung tapat ko nito, yung bintanang to, para siyang business building. Sabi ko, nakad kaya ako dun. Magpapasa na ako ng resume. Malapit na. Bit-bit ko na yung papel. May nag-reply sa LinkedIn ko. Sabi sa akin ni Universe, hayop ka. Wait lang kasi. Wait lang. Huwag kang bumalik ng corporate. Kasi gaya na sabi ko, pag nakita mo na saan ka excited at masaya, umirmi ka doon, leche ka. Huwag kang umalis. Kasi si Universe, i-guide ka pabalik kung saan ka masaya. So, kung pinerso ko yung corporate, malamang bored na naman ako. Malamang stress out na naman ako kasi ayoko na ng corporate eh. Pipilit ko, diba? So, yun siguro yung last story na parang huwag kang gi-give up. Lalo na kung nalaman mo na kung saan ka masaya. Tuloy mo na lang siya kasi wala eh. Ikaw rin yun. Wala ka masisisi sa sarili mo lang. Yes. Ganon. Dami ko sinabi. Yeah, ganda nga eh. Ganda, ganda. Yeah. Thank you very much. Napaka-inspiration. Yun. Thank you sa iyong time and tuloy natin to. Yes. Advocacy natin to eh. Yun. Thank you very much. Thank you again for having me. Alright, that was John Briones, our freelancer of the week. Did you like the video? Just smash the like button. And if you want more freelancers of the week, subscribe and click the notification bell. And tell me, who do you want next? Alright, this is Renee of Freelancer Philippines, and I'll see you at the next video.